Let's balance the sheet! Yung mga estudyante ko na naghahanap ng kliyente, maganda ho pumunta dito. Okay? Ito po ay gaganapin sa March 14 hanggang 18, 2018. At ang kagandahan nito, 1,500 booths ang available. Ibig sabihin, meron kayong potential na magkaroon ng kliyente o maging aware. Awareness lang muna eh. Awareness. Okay? Maging aware sa'yo yung mga tao na existing ka. Ang problema sa ating mga accountant, yung visibility at saka yung accessibility. Napakahirap kumuha ng accountant. Yan ang isa sa mga problema ng mga taxpayer. Hindi yung 3-5 ng CPAs. Okay? Maasahan ng CPA sa financial accounting, managerial accounting. Pero pagdating sa tax accounting o tax consulting, zero visibility. Minsan negative pa nga eh. Negative visibility. So yung mga naturuan kong estudyante, sana pumunta kayo dito. Okay? Ngayon mag-uumpisa yan, March 14 hanggang sa 18. Dala kayo ng calling cards. Kahit sino ang ma-meet nyo, bigyan nyo ng calling cards, hindi nyo kailangan magpaliwanag. So yung content ng calling cards nyo, kayo na po ang magde-design. Pero isa sa mga suggestion ko, ilagay nyo ron na kayo, lalo na kayo, pag na kayo ay galing sa akin, ilagay nyo kayo ay tax specialista. Ang hinahanap ng tao ay mga tax specialista. Okay? So yung po yung dapat nyo gawin. Pumunta ko kayo dito. Ngayon na. Kung di pwede ngayon, eh di hanggang 18 meron mo kayong pagkakataon. Kasi kung kayo mauuna, eh kayo unang makikilala. Okay? Importante sa mga accountants, consultants at bookkeepers, visibility and accessibility. Dagdag lang natin yung availability. O hanggang sa muli, magkita-kita tayo. At abangan nyo po yung aking mga susunod na topic. Study now, pay item later. The books of entries at rapid na ho ang filing ng tax return. Huwag ho kayong pumirma basta-basta ng statement of management responsibility for audited financial statements at saka for annual income tax return. At ini-invite ko kayo. At dalawang beses ho nagta-tax mapping ang BIR. Bawat walang laman ng libro nyo, 25,000 ng minimum na chinacharge hanggang 50,000. So kung dalawang beses ho kayong nahuli na walang laman ng libro nyo, that's 100,000 a year. Hindi pa kasama dyan pag na-audit kayo of the same year at wala rin laman ng libro nyo, another 50,000. So lalabas sa inyo for particular year, 150. Hindi na ho kayo haasa sa mga incompetent at irrelevant accountants, bookkeepers, consultants at CPAs. Meron na po tayong libro, The Books of Entries, yung tax code ho, yung tax accounting, 99% ho, nilagyan ko na ng entries. Ang gagawin nyo lang po, kukopyahin po nyo yung entries. Ito po yung libro, 1,675 pages. Kumuha na po kayo habang available pa. Marami pong salamat. Panoorin nyo yung mga susunod kong video. Tulong plalit. Tulong mula gobyerno, salat nga ba? Okay. Maganda yung topic ko sa araw na to kasi ito ay isang pagmumulat. Ako po ay galing sa isang mahirap, hindi lang ho mahirap, mahirap na pamilya. At nagtrabaho ako ng maigi, pero mahirap pa rin. Hanggang sa na-realize ko, hindi mo pala kailangan magtrabaho ng maigi. Kailangan mong mag-isip ng maayos. At kailangan mo ng standard para
magkaroon ka ng maginhawang buhay. Masagana, maginhawang buhay. Hindi sa pagtatrabaho ng overtime ng overtime, hanggang 12 to 16 hours na nagtatrabaho, hindi ka yayaman pag ganun. Hindi. At pagtatrabaho mo, ang pinagmamalaki mo, malakas ka, marami kang connection, hindi ganun. Hindi ka yayaman sa ganun. Okay? Corruption yun eh. Now, ang sekreto para makaahon sa kahirapan, hindi ko sinasabing yayaman ka. Ang sinasabi ko, gusto kitang iahon. Kasi nasa putik eh, nasa loob ka ng putikan. Gandito yung putik. So, kailangan kitang iahon. Hindi kita pwedeng bigyan ng pera o eto na o, para mawala ka na dyan sa kaputikan mo. Hindi ganun. Tuturuan kita na maiahon mo yung sarili mo sa pamamagitan ng bidyong ito. Ang pag-uusapan natin is, bakit ako mahirap ngayon? Bakit ako mahirap ngayon? At totoo ba na ang gobyerno ay salat sa pagtulong sa atin? Ito lang ang sagot. Number one, bakit ka mahirap? May kakulangan ka dito. At madali naman niyang punan kasi libre naman ngayon ang mga training sa YouTube lang, sa internet. So, susunod na sagot eh, may kakulangan ba ang gobyerno? Wala. Walang kakulangan ng gobyerno. Paliwanag ko sa inyo. Bago ko mapaliwanag sa inyo, kailangan natin gumamit ng nito. Ano to? Ito po ay 1987 Philippine Constitution. Ang halaga ho nito, 60 pesos lang eh. Pero, dito, may pag-asang yumaman ka, may pag-asang umahon ka sa kahirapan. Ipaliwanag ko sa inyo. Ayon ho sa ating konstitusyon, Section 1, Article 12, ito ho yung mababasa nyo. Ang sabi dito, equitable distribution of opportunity, income, and wealth. Wealth, income, opportunity. Hindi nyo ba naiintindihan yung tatlo? Opportunity, income, wealth. O-iw. O-iw. Opportunity, income, wealth. Sir, saan ako makakakuha ng opportunity? Ang dami nagtatanong sa akin yan. Mabuti ka pa, Mr. Maestro. Dumarating sa iyong oportunidad. Mabuti ka pa, Mr. Maestro. Ang dami mong income. Ang daming taong naniniwala sa iyo. So, kung kukonti pala taong naniniwala sa iyo, kukonti income mo. Ay, ang saya-saya ng buhay mo. Palagi kang nagta-travel, Mr. Maestro. Yun po yung naging resulta nung pagkakaintindi ko ng mas maaga sa Section 1, Article 12. Ang tanong ko nito eh, saan ba makukuha ang opportunity? Saan ba makukuha ang income? Saan ba makukuha ang wealth? Pagkatapos kong masagot yon, susunod kong sagot at tanong is, paano kunin ang opportunity? Hindi yan lalapit sa'yo. Igagrab mo yan. Kukunin mo yan. Ha? Consciously. Ha? And forcefully kung pwede. Kunin mo opportunity. Ganon din yung income. Forcefully. At saka consciously kunin mo. Yung wealth, ganon din. Purposely. And consciously kunin mo. Huwag kang mahiya. Hinayo pa ka. Walang kang magagawa. Walang kararatingan yung kahiyaan mo. Okay? So, yun yung number one. Ha? Sinabi na sa'yo na. Sagot niyan eh. Saan ka nakakuha ng opportunity? Eh, sinabi na nga ng Section 1 eh, Article 12. Saan ka kumuha? Eh, binabasa natin eh. Ano ba yung binabasa mo? 1987 Constitution, Philippine Constitution. O, sino magbibigay ng opportunity? 1987 Philippine Constitution. Sino magbibigay ng income? 1987 Philippine Constitution. Sino magbibigay ng wealth? 1987 Philippine Constitution. Saan kukuha ng opportunity? 1987 Philippine Constitution. Saan kukuha ng income? 1987 Philippine Constitution. Saan kukuha ng wealth? 1987 Philippine Constitution.
So hindi salat yung pagbibigay sa atin ng oportunidad o tulong ng gobyerno kasi tinuruan ka na eh. Ito na, tinuruan ka. So kung hindi mo alam ang batas, so hindi ka makakakita ng opportunity kasi ang batas lang ang nagbibigay ng opportunity. Ang batas lang ang nagbibigay ng income. Ang batas lang ang nagbibigay ng wealth. Sige nga, kumuha ka ng lupain dyan, hulihin ka. Sige nga, magtinda ka ng drugs, hulihin ka. Sige nga, magnakaw ka kasi bukas yung pinto, may oportunidad, hulihin ka. Ang batas ang nagsasabi at nagli-lead sa'yo. Kaya nga, daming congressman at senador eh. Ang daming mayor, ang daming konsehal, ang daming gustong tumakbo sa posisyong politiko eh. Kasi nagbibigay ang batas ng oportunidad doon sa nakakaalam ng batas. So kung hindi mo alam ang batas, hindi mo alam ang oportunidad, hindi ka makakakuha ng income, hindi ka makakakreate ng wealth. Yung mga sinasabi ng financial advisor, eh mag-isip-isip kayo. Hindi wealth yun. Pinarurusahan nyo yung sarili nyo. Pag sumunod kayo, ha? With due respect sa financial advisor, eh wag nyo namang magtipid ka. Kunye, mas, nagkasakit, saka katipid. Next, section 19, article number 2. Babasahin natin. So, nakasulat dito. The state shall develop a self-reliant and independent national economy effectively controlled by the Filipinos. Pilipino ka ba? Binibigyan ka ng karapatan, ng pribilehiyo, nino, ng batas. Wala namang ibang pwedeng magbigay sa iyo ng right at saka privilege kundi batas lang. Kasi kung bibigyan ka ng privilege ng iba, edi binigyan kanila ng opportunity, binigyan kanila ng income, binigyan kanila ng wealth. Wala namang ganung tao, di ba? O may kung may ganun, saksakan na ng yayaman yun. Yung nagbibigay ng pera. Actually, advertisement yung nagbibigay. Uy, nagbigay si ganito ng 500 million. Advertisement yun eh. Okay? The purpose is makakuha siya ng mas marami pang pera o opportunity. So, hindi pwedeng sabihin mo, salat ang pagbibigay ng opportunity sa'yo, income at saka ng wealth. Hindi. Kasi ang sabi ng batas, ito, kailangan maging self-reliant ka. Galing sa sarili mo. Kailangan maging independent ka. Galing sa sarili mo. Hindi pwedeng ibigay na lang sa'yo. Naintindihan mo ba ako? Ngayon, sasagutin natin. Bakit ako mahirap ngayon? Independent ka ba? Hindi. Okay kung may empleyado ka ngayon. Okay lang yun. Pero pag-isipan mo naman yung future, pwede ka naman magnegosyo. Magnegosyo ka habang nag-e-empleyado ka. At huwag kang mag-relay masyado sa pagiging empleyado. Okay? Yan. Dahil lang kung ba't mahirap ka. Number one, hindi ka self-reliant. Number two, hindi ka independent. Kasi yung dalawang factor na yun ang hinahanap ng gobyerno para makita yung opportunity, income, and wealth. Hindi lang yon. Yung pangatlo. Section 1, Article 2. 2 ba? 3. Sorry. So, nakasulat dito sa Section 1, Article 3. Okay. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So, kung gusto mo ng life, liberty, or property, wealth, okay, livelihood, ha? Kailangan dumaan ka sa process ng law. Ulitin ko. No one shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So kung gusto mo nung makuha yung opportunity, income, at saka anisa, wealth, kailangan dumaan ka sa due process of law. So kung hindi mo alam yung due process of law, huwag kang magreklamo karapatan mo na piliing maging mahirap. Ako, ayoko. May karapatan din ako na hindi
piliin ang kahirapan. Nor shall any person be denied the equal protection of the law. So, yung pagiging kumuha ng oportunidad, sinabi ko na kanina, yung kumuha ng income, yung kumuha ng property, pinoproteksyonan ka ng batas kung gagawin mo yon within the due process of law. O ngayon, sagutin natin, salat ba ang tulong ng gobyerno? Hindi. Bakit ka mahirap? Hindi ka self-reliant. Hindi ka independent. So ang nobuod na sinasabi mo, Mr. Maestro, hindi ako galit. Gusto kong magising na ang Pilipino. Magnegosyo kayo. Kahit maliit, mag-umpisa kayo ng negosyo. Para sa mga accountant, bookkeepers at consultant, at kahit sinong tao, kasi pwede naman lahat ng tao kahit walang experience o may experience, with or without experience, pwede pong maging tax specialista. Sumama po kayo sa akin, mag-enroll kayo, tuturuan ko kayo maging tax specialista, at pagkatapos niyan, ay ibebenta ko kayo as a product. Hindi kayo magbebenta ng product. Magbebenta kayo ng services at kayo ang mismong produkto. So, ilagay nyo lang dyan, i-comment nyo, i-comment sa ibaba yung name, mobile at saka email address nyo para sa susunod kong video, mabigyan ko kayo ng iba pang tip at sa susunod kong seminar, ma-inform ko kayo. Okay, hanggang sa muli! Ito po ang inyong ka-tax Emelino T. Maestro.